Alam mo, nung panahon na akala namin eh, patay ka na, ano bang sinisi ni Marifre ang sarili niya na kung di daw dala sa kanya, eh, hindi ka masasawi sa abroad. Pero Nay, nandito na po ako. Oo nga, anak, pero naiintindihan ko si Marife. At saka, ayaw na namin maging pabigat sa'yo. Nay, hindi kayo magiging pabigat sa akin. Salamat na ka. Siya nga pala, na nakapag-usap na ba kayo ni Warren? Tungkol saan, Nay? Sa relasyon niyo? Di pa po. Pero magkikita kami sa darat na linggo. Bakit po? Wala naman. Natanong ko lang. Halika na. Kain na tayo. Dito po nito. Ang ganda naman ng ate ko. Chusera! Uy, hindi ah. Sa'yo kuya ako nagmana ng kagandahan. Naman! Fe, pasensya ka na kay ate ha. Kasi parang hindi ko inisip yung pinagdadaanan mo. Hindi ate. Ako yung mali eh. Mali ako na pinagtaisan kita ng boses. Kasi alam ko naman na yung gusto mo eh, yung mga kabuti sa amin. Kaya nga. Kaya lang nakalimutan ko kasi na malaki ka na. Pinilit kang maging mature ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Nakalimutan ko na may sarili ka ring buhay. Fe, kung ano gusto mong gawin sa buhay, nandito lang si ate para suportahan ka. Ako, aga namang kadramahan ito. Iwan ko ba sa'yo? Ikaw eh. Sira yung makeup ko. Eh, saan ba kasi ang lakad mo ngayon? Eh, o yan, dyan na pala yung sundo ko eh! Oh, Warren? Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Ito naman! Napaka-protective naman ng kapatid ko. Magde-date lang po kami ng boyfriend ko. Tara na! Halika na, muna na kami, ha? Ay, pakisabi kay nanay, baka gabihin kami. Ha, miss na kami. Tara na!